Okay, magandang araw sa atin lahat, mga lodi, mga master, mga kapwa-tech. Noel Tech po, nagbabalik. Mayroon lang po akong konting isi-share. Itong LED TV, baka ma-encounter nyo ito. Ganitong model at ganitong trouble. Makabigay mo lang ako ng konting idea. Ito po ay isang Hisense. Okay, plug in po natin. Okay, power on. Para makita natin yung trouble niya. Yan, okay po yung backlight niya. Meron siyang backlight. Pero wala siyang picture. Black screen. Ayan. Buhay po ang backlight. Silipin natin sa likod kung makikita natin yung backlight dito. Ayan, medyo hindi makita. Buksan na lang po natin para ma-check natin kung saan ang trouble nito. Sana makatulong man lang ng konti sa mga kapwa natin tech. Okay, first time na nasira ito. Buo pa yung warranty seal niya. Yan po ang model niya. 43 inches. 43 and 2174. Okay, buksan natin. Okay, ito na, nabuksan na natin. Yan po yung gamit niyang mainboard. Bali, kasama na po yung power supply dyan. Meron siyang T-con, dalawang flex, at ito yung gamit niyang source board. Okay, yan po yung source board niya. Bali, dito na tayo magpo-focus kasi wala siyang picture pero buo yung backlight. Dito tayo magpo-focus sa T-con board niya. Check tayo ng mga voltage dito kung ano yung missing. Check natin kung may supply na 12 volts. BCOM. It's BEE, BGH, BGL. Plug in natin ulit. Power on. Ayun, umilaw na po yung backlight niya. Voltage checking tayo dito sa may T-con board niya. Check natin kung may supply siyang 12 volts. Check lang natin yung tester natin. Body ground. Okay, meron siyang 12 volts. Yan, merong 12 volts yung T-con niya. Supply ng T-con, 12 volts dito sa BCOM. Check natin yung mga voltage na kailangan dito. Kung mayroon tayong masusukat. Ayun, 0 volts. Dito, sa may BGH. Kung mayroon tayong masusukat. Ayun, wala rin siyang BGH. Dito, sa may BGL. Check natin. Wala rin po tayong masusukat.
pero mayroon po siyang 12 volts. Susunod na gagawin natin ay maghang tayo ng isang flex dito sa left side. Try natin maghang kung lalabas yung voltahe ng BJH, BJL, saka BCOM. Hang natin kung ano yung lalabas sa screen niya. Sa ganitong paraan, madali nating matrace kung saan yung may problema, sa left ba o sa right side. Okay, power on. Okay, umilaw na yung backlight. Tingnan natin yung screen kung ano yung maging resulta niya nung hinang natin yung left side ng flex. Ayun, lumabas po yung no signal niya. Ibig sabihin natumbok po natin agad yung problema niya dito sa may left side. Ayan, lumabas po yung no signal niya nung hinang natin yung sa left side na flex. Okay, bunutin muna natin. Dito sa side na to ang may problema. Ngayon, i-trace natin kung saan yung mga gate signals na naka-connect sa left and right. Bali, naka-parallel po yan. Dito, meron siyang HC1. Hanapin natin kung saan side. Dito sa hinang natin na flex. Dito sa kabilang side. Okay, dito meron. Dito sa gilid na to, sa may left side na flex. Yan po ang connection niya. Kapareho din po dito dun sa kabila, sa may right side. Ang gagawin natin dito, magbablock tayo ng signals. I-block natin. Bali, gagamit tayo ng kapirasong papel. Ayan, yan po yung mga signals niya. Yan, sa HC1. Tapos, konektado rin po dito sa kabila yan. Bali, block natin yan. Gamit tayo ng kapirasong papel. Wala tayong makuhang tape. Mas maganda po sana kung scotch tape ang gamit natin dito. Okay, block natin tong side na to. Ito yung mga gate signals niya na konektado din doon sa kabilang flex. Sa may right side na flex. Block natin yan. Tapos titingnan natin kung ano yung magiging resulta sa screen. Okay, plug in natin ulit. Ayun. Nagbuo na po yung screen niya. Kaso medyo malabo pa. Hindi siya pino. Okay, try nga natin magpindot ng menu. Ayun, medyo maputi. Saka may tama po yung screen. Yun po yung naging dahilan kung bakit nawala yung supply ng BJH, BJL. May tama po pala yung screen. Yan, yan po ang naging problema niya.
Baka may bakas na sunog. Okay, wala naman, malinis. Okay. Bali, palitan natin yung ginamit nating papel kanina. Laparan natin ng konti. Subukan natin, i-block na natin lahat. I-block na natin lahat yung HC1. Lahat ng line dito sa left side, i-block na natin lahat. Kaya i-block natin lahat. Tingnan natin kung ano maging resulta niya. Yan po yung kanina, medyo maliit. Ngayon malapad na po yung ginamit natin para ma-block po natin lahat ng mga gate signals niya. Ingat-ingat lang po sa pagbalik nito, kailangan sentrong-sentro siya. Kasi pagka ito hindi nag-sentro, maring madisgrasya po yung unit natin. Sayang. Halip na mabuo, nagiging bato pa. Okay, plug in natin ulit. Okay, power on. Ayun, okay na po siya. Malinaw. Malinaw na po yung picture, kaso meron talagang tama yung screen. Dito sa left side na to. Ayun, malinis na po yung picture niya. So, itong tama na to, wala na tayong magagawa. Maaring may tumama na matigas na bagay dyan. Buti na lang gumana pa. Maaring basag itong side na to kasi meron siyang tama sa bandang baba. Ayan. Paliwanag na lang natin sa customer yan. Baka yan ang naging dahilan kaya nawala yung picture. Ngayon, nung binlock natin yung sa left side na flex, binlock natin yung mga gates, lumabas yung picture niya. Pero ito wala. Okay, malinaw. Okay, ito na. Final test na tayo. Power on natin. Yun, lumabas na si Hisense. Ayun, okay na po siya. Malinis na po yung picture niya. Okay. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin, paklik na lang po ng subscribe, palike at pashare na rin po.